isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kalingap. Ito po yung unang araw ng pagtrabaho namin sa bahay nila Carla. At yan na po, yung tinatanggal namin yung puno ng nyog. Katulong po ang ating mga kasamahan sa trabaho. Kasi para po hindi makaabala sa amin sa paglalatag po ng hollow blocks. Ayan, at natumba na nga po namin yung puno ng nyog. At ngayon naman po ay umpisa naman po namin yung paglinis, pagtanggal po niyan dyan, kasi talaga pong nakakailang yan sa amin. Inabot po kasi nung layout na 6x10, pumasok po yan sa loob, kaya tinanggal namin. Tapos kung mapapansin nyo po, mga kalingap, may mga bakal na po yung pundasyon na po ng hollow blocks. Tapos may mga ilang dowels na di po nakaabang. Ayan, yan po yung unang araw po namin dyan na pagtatrabaho. Ayan, at kinakabit na po nila super ando yung mga bakal. Siyempre may halo na rin po naka-prepare para po makapagpatong po tayo ng hollow blocks. Ayan, yan po ang aming inuuna para po pagporma ng poste ay hindi na po mahirap. Ayan, nililinis na po yan. Tinatanggal na po yung mga kalat sa loob na inabot po ng layout. At ito naman po yung pangalawang araw ng pagtatrabaho. Ayan, kung mapapansin nyo po, may hollow blocks na po yan. Sabay-sabay po yan, pati yung mga division sa gitna. Sabay po yan ng pag-angat para matibay po. At dito naman po, ito na po yung ika 5 days po na trabaho. At piniprepare na din po yung flooring. Yan po ang pinapauna ko lagi pag gumagawa po kami ng bahay, kasi para po makabuelo ang mga trabador. At ito na po yung ika 6 days namin, may flooring na po yung halos yung kalahati niyan. Tinatambakan na lang po yung sa may kwarto kasi medyo mataas po ang tambakan dun. At pinormahan na din po yung mga poste. Dinagdagan na din po yung anilyo. At pati yung nandito sa may harap na poste ay may forma na din po. Nagpe-prepare naman po kami para sa biga. At ito naman po yung ika 6 hanggang 7 araw. Ayan, may mga overhead na po yan. At pinahukay ko na din po yung septic tank. Ayan, at bilo na po silang maghalo sa loob. Talaga pong kahit ilang semento ang haluin ay tuloy-tuloy lang po yung trabaho. Ayan, kung mapapansin nyo po, may mga forma na yan po, floringan na lang. May mga buhos na rin yung poste. At yung overhead na lang para po sa beam. At ang isusunod naman po namin ay yung bubong bago po kami mag-plastering. Ayan, papansin nyo po, may mga flooring na. May forma na po yung mga bintana. At yung overhead na lang po para po makapagpatong kami ng biga, ng bakal po sa biga. At sunod po ay yung trusses na. Ayan, kita na po yung forma ng bahay. At nung pong ika 1 week, siguro pa mga second week po yan na pagtatrabaho. Nung ika second week po yan, may mga overhead na. Sunod na po niya na ay bakal na po ng beam. Naka-standard din po ang sukat niyan, yung height niyan. Halos 3 meters po ang bottom. Ayan. Kasi ang standard po ng pinto natin ay 210. Kaya mataas po ang ano niyan, ang biga. Yan, kitang-kita na po yung forma ng bahay. Tapos hindi, pinabuusan ko na rin po diyan yung mga construction joint, ano po, yung mga dugtungan ng mga poste kalibil ng biga para po hindi na mahirap pagbuhos. Yan, kung makikita niyo po, may mga overhead na po yan. May mga flooring na. Kaya bilong-bilong na po sila magtrabaho. At ito na lang po ang hindi pa namin na-layout, yung kusina. Ayan, yung septic tank po, may sintada na rin. Kaya nagpe-prepare na po kami ng halo dyan. Kasi pinupormahan na po yung mga dugtungan ng mga poste. Tsaka yung iba pang mga kulang na inaasintadahan.
At patapos na rin po yung septic tank natin na pinagagawa. Ayan po. Ayan, kompleto na po ang overhead. Babakala na lang po yan. Kompleto na po ang asintada paikot. Yan, binubuusan na po ng paunti-unti yung mga poste na kulang, tapos binabakala na po. Diretso formal na din po ng siding yan, at kung papansin nyo po, nakalayout na rin po yung ating kusina. Nakalayout na rin po yung kusina. Ayan, ibakal na po yan. Kabilang side na lang po ang wala. Yung nice wall po meron na. Tapos sunod naman po nyo na yung gitna. Diretso na rin po yung forma. Pinaporma na din po yung diretso para po kung kakayanin mabuhusan, pagkahapon buhos po yan. At syempre hindi po natin mabubuo ng buhos yan kasi kukulangin po yung pamorma, kaya pinauna ko lang pong buhusan yung naiskwala, tapos tsaka po ulit pinormahan yung kabila para mabuhusan lahat. At may porma na din po yung kusina, naiangat na yung hollow blocks. Ayan, mga 2 months nga po pala namin ginawa yung bahay ni Carla, mga kalingap. 2 months po yan kasi yun po ang nasa schedule namin. Medyo malaki-laki po kasi yung bahay na yan ni Carla. Talagang yun na po ang pinakamalaki namin ginawa. Kaya kung papansin nyo po, nagbubuhos ng biga. Nakaprepare naman po yung flooring para sa kusina. Para po isa ang buhos lang yan, sabay-sabay na po yan. Kahit po tarik ang init, talaga pong tuloy-tuloy po ang aming trabaho. Ganyan pong magtrabaho mga kalingap carpenters. Ayan, mapapansin nyo po may truck dyan, dumating na rin po yung ating order na mga materials na kulang. Talaga pong puspusan ang buhos namin dyan, talaga pong kahit sobrang init kasi hindi po pwedeng hindi mabuhusan yung beam. Ayan na po, nung may buhos na. Ah, tinanggal na rin po yung forma at ililipat naman po dun sa kabila. Kasi talaga pong kulang yung ating pamorma. At ito naman pong CR, ayan. May forma na po, ano, kusina, CR. Ayan. At may mga layout na rin po yung mga bintanaan yan. Kompleto na po ng layout yan. At dumating na rin po yung ating pang trusses, pinapipinturahan ko na po para pag-akyat po ay may pintura na. Ayan, at inutay-utay na po namin yan andoy na gayakan ng mga abang para sa trusses. At nung mabuhusan po namin lahat paikot, ayan, nag-trusses na po kami dyan eh, super andoy. Kami dalawa po na ano ng bubong. Nag-layout ng bubong, nagkabit. Ang ginamit nga po pala namin ang angle bar dyan ay size 3. By 0.5 po yan. Makapal po yan na angle bar. Ito po yan yung makapal na angle bar. Medyo mabigat din. Tapos si Parlins. Ito din po yan yung makapal na si Parlins. Ayan. Napakaganda na po yan dyan. Pati yung overhead nung sa may CR at kusina. Okay na po. Formado na po talaga yan dyan. Napakaganda na yan. Kompleto na rin po ang buhos ng biga. Trusses na lang po talaga yung kinakabit namin. Ayan, at kung papansin nyo po yung mga kahoy na yan, puro good lumber po yan. Yan naman po yung gagamitin natin sa kesame. At pagka lipas po ng ilang araw, ayan, okay na po. May nagpa-plastering na po dyan at may nagtatrusses. Pinasabay-sabay ko na po yan. Para po tuloy-tuloy po ang trabaho kasi marami po kaming retouchingin dyan. Kasi pagka-plastering po, may natural po lagi may naiiwan na retouchingin. Ayan na po yung may bubong na siya. At nagkakantuhan na lang. Yung mga plastering na po yan, kantuhan na lang po. Tapos mga retouch-retouch. Ayan lang po ang ginagawa nila dyan. At sila super andoy naman po nagkikisami na. Ayan. Kikisami na po yan. At sa loob na lang po ang wala nyan. Pinauna ko na po yung lahat ng sa labas ng paikot.
Yan po ang pinagagawa ko. At malinis na rin po yung finish na po yan. Kung saan ay makinis na. Finish na po. At pati rin po yung sa may kusina. Ayan, kung papansin niyo po, inihahabol na yan. Para po pagdating naman ng ano eh, sabay-sabay na. Ayan, dyan na po yung nag-overhead na sila. Biga. At ito na po. May primer na. Pero wala pa pong bubong yung kusina na po. Hindi ko pa po yung napapabungan. Kasi kinulang po dyan ng isang rib type. Isang piraso. Tapos si Parlins. Kaya nag-order po ako ulit. Ayan na. May forma na po yung bahay. Napakaganda na po. Napakasimpleng bahay lang po. Pero talagang maganda. Ayan. At ito na po yung time na nag-order kami nila Karina Prab ng tiles para po dun sa bahay nila Carla. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga Kalingap, ano? At mega love shoutout po sa lahat po ng sumusuporta po sa aking YouTube channel. Pasensya na din po kung bihira po tayo makapag-upload. Ayan, yan po yung aming tiles na titingin po kami dyan ng tiles. Pero si Kalinga Prab po yung namimili ng mga tiles tsaka yung mga design tiles kung plain or may haspe. Yan, tagal din po namin dyan kasi kompleto po yan, pinto, tiles, bowl, dyan na po namin lahat binili sa City Hardware. Yan mga Kalinga, at yan na po yung time na patapos na po yung bahay ni Carla. Siguro po yung mga 2 to 3 weeks na lang po na gagawin kasi hindi po namin minamadali yung bahay. Ayan, at eto na po yung finish na, may pintura na, nailagay na yung mga gamit, lilinisan na lang po yan dyan mga Kalingap, ano? Linisan na lang po yan. Ayan, at papansin nyo po may tutulog na dun sa salas kasi dyan na po kami niya natutulog, may mga bintana na din. Ayan, napakaganda na po mga Kalingap. Grabe. Ayan, sobrang ganda na po niyan. Linisan na lang po yan. Tapos retouch ng ano, yung ibang mga masilyahan, pipinturahan. Kasi hindi na po kami halos nag-overtime dyan sa bahay ni Carla. Talaga pong konti lang po ang overtime namin dyan. Ayan po mga Kalingap, yung kwarto ni Carla, napakaganda niyan. Talaga pong napakaganda. Ayan, hanggang dito na lang po mga Kalingap. At maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Ingat po tayo palagi. Ito po yan ang gamit. Bye-bye.